Good morning, brothers and sisters in Christ. How are you today? Naasahan natin na lahat kayo dyan ay nasa magandang kalagayan sa biyaya ng Panginoon. Bagaman tulad ng alam ninyo, kami dito sa Pilipinas ay nagdanas ng dalawang matinding bagyo na sumira, puminsala ng maraming mga ari-arian ng ating mga kababayan. But still, we can say, praise the Lord because God is good. Alam po ninyo, 2 weeks ago, sa aking personal devotion, tinanong ko ang aking sarili hanggang sa tinanong ko ang Panginoon. Anong message ang pwede kong i-share sa inyo ngayong umaga upang patuloy kayong hamunin sa inyong paglilingkod sa ating Panginoon? Inimpress sa akin ng Panginoon ang isang aralin na akayin kayo sa paksang Transform Life. Pagkatapos kong muling balikan at pag-aralan ang isang talata na sinulat ni Apostle Pablo sa 2 Corinthians 5:17. Pero bago yan, hayaan po ninyong i-share po sa inyo ang isang story tungkol sa isang atheist who attended an evangelistic rally and talked with a pastor. Atheist said, "Pastor, I came to know Jesus Christ last night." And the pastor asked, "What preaching has affected you? The first, the second, or the third one?" The atheist said, "None of those, pastor, sorry. But last night, there was an old lady who needed my help as she stumbled and hurt herself. After I helped her, I saw her knees were wounded and looked like he was really hurt." An old lady said, "Oh, God is good. Have you ever tasted Jesus? Try Jesus. He is good." She told me with those words with enthusiastic voice and a smile on her face. An atheist prayed that night. He realized that the old lady can praise God in spite of everything. Her pain, her suffering, her wounds. Maybe you are a good God. Atheist said, "God, I don't believe in you. But if what the lady told me, that you are good and you are great, then I want to experience that. I want to know you. Now, I believe, Pastor, that I encountered God on that moment. Indeed, God is good." Alam po ninyo, ginamit ko ang kwentong ito sa buhay ng isang taong hindi naniniwala sa Panginoon para po ipakita sa inyo na ang isang taong magkakaroon ng personal encounter sa Panginoon ay mababago. Kahit ang isang taong walang paniniwala sa Diyos ay naniwala sa pamamagitan ng isang pangyayari na tulad ng aking ikinuwento. Now, ang simpleng tanong natin sa ating pag-aaral ay ito. What is a transformed life? A transformed life is an improved version of an old life. A transformed Christian is improved Christian. Note that transformation is a process and we have a part to play it. Gusto nating liwanagin sa pagsimula natin ang pagbabagong buhay ay meron po tayong malaking partisipasyon. Pero ang sabi, ito po yung improved version of old life. Meaning, mayroong nababagong buhay sa atin. So this morning, pag-aaralan natin ang isang tema o isang topic na nagsasabi, transform life through God's Word. Binagong buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Gawin po nating main key verse ang 2 Corinthians 5:17 na kung saan ang marami sa inyo ay very familiar sa verse na ito. Ang sabi po ay ganito, "Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here." Pansinin po ninyo yung ilang katotohanan dito. Una, yung sinabi itong
Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo, taong nagkaroon ng encounter with God, ay sinasabing nagkaroon ng bagong pagkatao o bagong nilalang. And then, binanggit niya doon sa last part, the old has gone. Sa Tagalog, wala na ang dating pagkatao. Sila'y bago na. Kapansin-pansin po rito yung salitang sila'y bago na. Okay? Mula sa dating buhay, merong pagbabago. Dahil dito, dalawang simpleng katotohanan lamang ang nais nating pag-aralan ngayong umaga. Ang topic na sinabi natin, transform life through God's Word, ang unang puntos na gusto natin pag-aralan ay ito. The Word of God is powerful and can transform life. Again, the Word of God is powerful and can transform life. Kunin po natin ang isang talata na pagbabatayan natin. Bakit natin sinabi na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at pwedeng bumago ng buhay ng isang tao? Ano pong sabi sa talata? For the Word of God is living and powerful. Pansin po nyo. For the Word of God is powerful, living and powerful, and sharper than any two-edged word. So, ano pong sabi nito? Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Okay? Higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim or magkabila ay talim. Ito po yung salita ng Diyos. Very powerful po siya. Tulad ng kanyang sinabi, living and powerful, sharper than any two edges of sword, ang sabi po rito. Now, mula dito, gusto nating tingnan, sa luma at bagong tipan, marami po tayong makikitang transformed person. Okay? Pero ngayong umaga, gusto lang nating kumuha ng isa. At para sa akin, kung ang pag-uusapan ay transformation, mayroon lamang akong isang nais na i-share sa inyo at ito ay nasa New Testament. Alin po itong binabanggit nating ito? Ito po ay si Saul to Paul. Okay? From Saul to Paul. Amazing story of Paul's conversion. In Galatians chapter 1, verse 11 to 14. Now, tingnan po natin ang mga talata. Ang sabi ito, I want you to know, brothers and sisters, that the gospel I preach is not of human origin. I did not receive it from any man, nor I was taught it. Rather, I received it by revelation from Jesus Christ. For you have heard my previous way of life in Judaism, how intensely I persecuted the church of God and tried to destroy it. I was advancing in Judaism beyond of my own age among many people and was extremely zealous for tradition of my fathers. Now, tingnan po natin. From these verses, makita po natin ang ilang bagay. Una, we can consider this as the great conversion story in the Bible. Of all the conversion stories in the Bible, none is greater or more profound than this. Pansinin natin, raised a Jew, trained as a rabbi, he became violent persecutor of the early Christian church. Yan po si Paul. No, tinrain po siya bilang isang rabbi. Siya po'y pinalaki bilang isang Hudyo. Naging taga-usig po siya ng Christian church. He hated Christ and his followers so much as he did his best, sabi po ito, to eradicate the new religion. Yun po yung kanyang desire, yung labanan, yung bagong reliyon na sinasabing pinangangaral ni Kristo. He was a terrorist who did his evil deeds in the name of the God of the Bible. One day, he met Jesus and his life was permanently transformed. Ito po yung gusto natin tingnan kung bakit binanggit ko po kanina, greatest conversion. Okay? Ang sinabi natin, na i-consider siya sa
isa sa pinaka masamang tao kung ang pag-uusapan ay sa kanilang panahon. Pero one day, nang matagpo niya ang Panginoon, when he met Jesus, his life was permanently transformed. So bad was his reputation that at first, almost no one believed that the change was real. Hindi po sila makapaniwala na ang pagbabago ay totoo. Word quickly spread that Saul, the persecutor, had come to Christ. Over time, he proved to be genuine in his faith. Ano po ang nangyari? Napago ang kanyang buhay. Sabi nga po, what happened to him made such an impact that the New Testament contains three separate accounts of his dramatic conversion. The first in Acts chapter 9, the second is in Acts chapter 26, and the third is in our text. Now, from here, gusto nating simulan ng ating pag-aaral. Una, yung false life before conversion. False life before conversion. Yung buhay ni Pablo bago siya nakakilala sa Panginoon. Nais ko pong basahin ito sa Tagalog. Galatians chapter 1, verse 13 to 14. Hindi kaila sa inyo kung paano ako'y namuhay noon bilang masugid na kaanib ng reliyon ng mga Hudyo. Wala akong awang inusig ang iglesia ng Diyos. Sinika pong ito'y wasakin. Verse 14. Sa reliyon iyon, ako ay naging masugid nang higit sa maraming Hudyong kaysang edad ko dahil ako ay panatiko sa kaugalian ng aming mga ninuno. So pansinin po ninyo yun, ano? From verse 13, sabi po niya rito, for you have heard my previous way of life. Okay? Yun po yung sabi niya rito. Narinig niyo yung dati kong buhay. Life in Judaism. How intensely I persecuted the Church of God and tried to destroy. I was advancing in Jewish beyond my own age among people and was extremely zealous for the tradition of my fathers. Sa kanyang tradisyon ng kanyang mga ninuno. Pansinin natin, ito pong Galatians chapter 1, verse 13, ay nagpapaalala pare-pareho sa atin ng ilang katotohanan. Una, before Paul came to Christ, he was perfectly happy in his career as a raising Jewish leader and an avid Christian hater. Si Pablo, bago nakakilala sa Panginoon, masaya siya sa kanyang career dahil siya ay maituturing na isang Jewish leader at talagang aktibong tag-uusig ng mga mananampalataya. Second, na gusto nating tingnan, he felt no remorse over his persecution to the followers of Christ and in fact, regarded it as his service to God. Wala pong nakita ang pagsisisi sa kanyang ginawang pag-uusig sa mga mananampalataya. Ang totoo, itinuring pa niya ito na paglilingkod niya sa kanyang Panginoon. And third, ang sabi dito ay his religion satisfied him in every way and he saw no need for anything else. Okay? Wala pong pangailangan na tingnan pa ang kahit anong mga bagay. Bakit? Nasisiyahan na po siya sa kanyang relihiyon na kinagisnan. Ang sumunod ay gusto nating itanong, how many ways can you say no? Okay? How many ways can you say no? He wasn't looking for Christ. Sabi po rito, but Christ was looking for him. Christ is looking for him, ang sabi po rito. Okay? Only God could save a man like Paul. Siya lang po ang pwedeng mag-save tulad ng pagkatao ni Pablo. And it turns out that exactly what God
did. Ito po yung eksaktong ginawa ng Panginoon sa kanya. Yung siya po ay makakilala sa Panginoon. At ang realidad na pinatingkunin dito sa ating pinag-aaralan ito ay yung nasa Acts chapter 8 verse 1 to 3. Ano po ito? Tingnan po natin itong mga talatang ito. Okay? Ang sabi po rito, and Saul approved their killing him. One day a great persecution broke out against the church in Jerusalem. And all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. Godly men buried Stephen and mourned deeply for him. But Saul began to destroy the church, going from house to house. He drank off men and women and put them in prison. Makita po natin, kasang-ayon si Saulo sa pagpatay kay Stephen. Nang araw na yon, nagsimula ang mahigpit na pag-uusig laban sa iglesia ng Jerusalem. At maliban sa mga apostol, lahat ng sumasampalataya lahat ng sumasampalataya, sabi po rito, ay nagpunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. Si Stephen naman ay inilibing ng mga taong may takot sa Diyos. Tinangisan ng gayon na lamang. Samantala, sabi po sa verse 3, sinikap ni Saul na wasakin ang iglesia. Pinasok niya ang mga bahay-bahay at ang mga mananampalataya ay kanyang kinaladkad at ibinilanggo, maging lalaki or babae. Pansinin natin yung verse 3, no? But Saul began to destroy the church, going from house to house. He dragged off both men and women and put them in prison. Yun po yung gusto nating tingnan ngayon sa bahaging ito, yung bago nakakilala si Paul sa Panginoon. Paul conversion before dumating yung Panginoon sa kanyang buhay. Tingnan po natin. Ang Acts 8 verse 1 to 3 tells us that Saul, Paul's pre-conversion's name, went from house to house. Okay, para ano? Usigin ang mga Kristiyano. Parang simple eh. Halimbawa, kumatok siya. Knock-knock. Any Christian here? If the answer was yes, he dragged them out of their homes and had put them in prison. Ano po ang gusto kong tingnan dito? His heart was full of murderous rage. Ang puso po niya ay punong-puno ng pagnanasang patayin ang sino mang naniniwala kay Kristo that time. Hindi lamang po yon. Isa po siya sa pumayag na batuhin hanggang mamatay si Stephen at ang mga Kristiyanong sumusunod sa Panginoon ay maipabilanggo. Sa kanyang isip, in his mind, the best way to defeat Christianity was to kill all Christian. Ulitin ko po ito. In his mind, the best way to defeat Christianity was to kill all Christian. In his soul, he had no fear. Wala po siyang anumang kinatatakutan. Gusto niyang usigin, patayin ang sinumang sumusunod sa Panginoon. He was a religious fanatic. Siya po ay talagang relihiyosong sumusunod sa kanilang mga kautusan. So hindi lamang po yon. Gusto kong ipakita sa inyo yung katotohanan. A man wholly given over his hatred of Christian. Isang tao na ipinakita niya ang kanyang pagkamuhi sa mga Kristiyano. Hindi siya napigilan ng kahit sino man kapag meron siyang nabalita ang mga tao na naniniwala sa Panginoon. In short, pwede natin sabihin, he was totally convinced he was right. He was totally convinced Christians were wrong.
He hated Christianity and he loved Judaism. He was lost and didn't know it. He enjoyed his life and wasn't looking for something better. Ito po yung kanyang position nung wala siya sa Panginoon. Ang tindi po, di po ba? Anong sabi natin dito? Totally convinced na tama siya. Totally convinced that Christians were wrong. He hated Christianity and he loved Judaism. He was lost and didn't know it. He enjoyed his life and wasn't looking for something better. Or conversion. Pagkatapos po noong siya ay nakakilala sa Panginoon, ito naman ang titingnan po natin kanina, bago siya nakakilala, yun ang kanyang kalagayan. Ngayon, titingnan natin yung kanyang pagkakilala sa Panginoon. Post-conversion. Okay. From chapter 1, verse 15, at yung verse 16, yung unang bahagi, makikita natin ang katotohanan. But when God, who set me apart from my mother's womb, called me by His grace and was pleased. Pansinin po niyo. But when God, who set me apart from my mother's womb, sabi niya rito, and called me by His grace, was pleased to reveal His Son in me, so that I may preach Him among the Gentiles. Ano pong gusto natin ipakita rito? Ipinakita sa kanya na siya ay binukod ng Panginoon mula sa bahay bata ng kanyang ina at siya at ang Panginoon ay nasiyahan at siya ay mayroong trabaho. Ano yon? Ipangaral niya sa mga hintil ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Hayaan po ninyong basahin ko ito sa Tagalog. Ang sabi po rito, ngunit sa kagandahang loob ng Diyos, minabuti niyang ako ay pinili bago pa ako ipanganak. Minabuting pinili bago pa ako ipinanganak. At tinawag niya ako upang maging isang lingkod. Specifically, tinawag niya ako upang maging isang lingkod. Verse 16, at nang ihayag sa akin ang kanyang anak upang ipangaral ko siya sa mga hintil, hindi ako humingi ng payo kanino man. Gusto ko pong pansinin natin yung portion na ito. Yung pagkilala niya na siya ay nabago. Okay? Nagkaroon siya ng encounter with God. Focus for a moment on the first word, bath. Sa Biblia, kapag ginamit yung salitang bath, aasahan mo na meron munang pangyayari. At yung pangyayari yon ay nagdala para banggitin yung salitang bath. Ngunit, now, this is the great interruption. All that happened in Paul's life came because of that one little word. Okay? Yung pong bat dito ay nangyari dahil doon sa lahat ng nangyari sa kanyang buhay bago siya nakakilala sa Panginoon. Halimbawa, Paul was a sinner, but God. Paul hated Jesus, but God. Paul tried to kill Christian, but God. Paul wanted to destroy the church, but God. Paul enjoyed being lost, but God. Paul wasn't looking for a new life, but God. So pansinin po ninyo, lahat ng binanggit ko, makasalanan, namumuhi sa Panginoon, gustong patayin ang mga Kristiyano, gustong sirain ang iglesia, nasisiyansa sa kanyang kalagayan na wala sa Panginoon at wala na siyang ibang hinihiling. Pero mapansin nyo, sa bawat sinabi ko yung salitang, but God. Paul, indeed. Okay? Kung titingnan natin, ang kanyang talagang gustong sabihin ay ito. Susunod siya sa Panginoon. Pero ang pangyayari, may ginawa ang Panginoon sa kanya.
Paul intended to kill more Christian, but God intervened. Let us learn from this that salvation begins with God. Dapat nating matutuhan na ang kaligtasan ay nagsisimula sa Diyos. Not with us. Salvation is of the Lord. Okay. God brought Paul to a place where he had no other choice but to freely choose Christ. Dinala po siya ng Panginoon sa isang sitwasyon na wala siyang pwedeng piliin, kundi piliin ang Panginoon. When God calls a man like this, he responds, he comes, he obeys. God will have it no other way. So, mula dito, gusto nating tingnan. God overcomes our reluctance, knocks down all our excuses, and slowly but surely draw us to Christ. Praise God. Sinikap ng Diyos na matalo natin ang ating mga excuses at dahan-dahan dalhin tayo sa Panginoon. Hindi natin ito alam. For our side, we are accepting Christ and believing on Christ and trusting a Savior. And sometimes we say, I found the Lord. True. But just remember that if the Lord didn't find you first, kung hindi muna tayo nakita ng Panginoon, we would never have found Him. Hindi po natin siyang matatagpuan. And in the end, God gets all the glory for our salvation. That is certainly how Paul felt as he looked back on his own amazing conversion. Nang tingnan po ni Pablo ang kanyang pagkakilala sa Panginoon, na-amaze po siya. Sapagkat hindi niya hinanap ang Diyos. Inusig niya ang Kristiyano, pero pinatawad siya ng Diyos. Namuhi siya sa mga Kristiyano, pero inibig siya ng Diyos. Hindi niya hinanap ang Diyos, pero hinanap siya ng Diyos. Kaya nga sabi natin dito, that certainly how Paul felt as he looked back on his own amazing conversion. Pangatlo, pagkatapos nung bago siya nakakilala, and then nakakilala siya, yung sumunod, ang sabi po rito, Paul's life after conversion. Tingnan po natin ang buhay ni Pablo pagkatapos na siya ay nakakilala sa Panginoon. Verse 16b, my immediate response was not to consult any human being. Sabi niya rito. Verse 24, and they praise God because of me. Ano po yung background nitong verse 16 na ito? Basahin po natin sa Tagalog. Nang ihayag sa akin ang kanyang anak upang ipangaral ko siya sa mga hintil, hindi ako humingi ng payo kanino man. Hindi rin ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na nauna sa akin. Sa halip, nagpunta ako sa Arabia. At pagkatapos ay bumalik ako sa Damasco. Pagkaraan ng 3 taon, pumunta ako sa Jerusalem upang makipag-usap kay Pedro. Sa 15 araw na kami ay magkasama, wala akong iba pang apostol maliban kay si Santiago na kapatid ng Panginoon. Totoo ang lahat ng isinulat ko sa inyo. Alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Verse 21, pagkatapos nagpunta ako sa ilang lugar ng Syria at Cilicia. Verse 22, ganito ang balita. Ang dating umuusig sa atin ay nangangaral na ngayon ng pananampalatayang dating sinikap niyang wasakin. Verse 24, kaya't nagpuri sila sa Diyos dahil sa akin. Tingnan po natin ang katotohanang nakapaloob dito. Paul's emphasis in this verse is on what he didn't do. He immediately go to he, uh,
he didn't immediately go to Jerusalem to be trained by the apostle. Hindi po siya kaagad nagpunta sa Jerusalem para siya ay i-train ng mga apostle. Sabi po rito. He didn't start an evangelistic ministry right away. Kapansin-pansin po yung kanyang pagkatapos ng kanyang conversion. Nakakilala sa Panginoon, pero hindi siya pumunta sa mga apostol para magpaturo. Hindi po siya agad nag-witness. Kundi sabi doon, but, sabi doon, ngunit, mayroong plano ang Diyos sa kanya. Alin po ito? Una, he spent 3 years in Arab. Evidently, in personal study and meditation. Pumunta siya sa Arabia kaagad, 3 taon, ang sinasabi para siya ay magkaroon ng personal meditation at ng pag-aaral. He went back to Damascus. Sabi dito, bumalik siya sa Damascus. He made a brief trip to Jerusalem to meet Peter. Went north to Syria to preach the gospel. So, makikita natin yung conversion niya. Anong nangyari? Hindi niya basta ginawa yung dapat niyang gawin, kundi yung plano ng Diyos. Now, all of this, we see 3 new attitudes emerging. Ano po ito? 1, a new attitude towards other believers. He went to Jerusalem to meet Peter. Dati, ayaw niya. Pero ang kanyang bagong naging attitude ay pumunta sa mga mananampalataya, specifically sa Jerusalem, at tagpuin si Peter. Pangalawa, a new attitude towards the truth. He declares in verse 20 that he is not lying. Sabi niya sa mga tao, hindi ako nagsisinungaling. Yung pagbabago niya sa kanyang buhay may kinalaman sa katotohanan. 3, a new attitude towards the gospel. Yung kanyang pakikitungo, kanyang pag-uugali, patungo sa mabuting balita. Ang sabi niya rito, he now preaches what he once tried to destroy. Yung dating kanyang pinipigilan, yun ngayon ang kanyang ginagawa. Once he hated believers, now he seeks their fellowship. Once he hated the truth, now he lives by the truth. Once he hated the gospel, now he preaches the gospel. Once he was called so, now he is called Paul. So tingnan natin, sabi natin daw, same man, new man, everything is different now. Dating tao, kung titingnan natin, naging bagong tao, pero lahat ay nabago. So ano paalala sa atin? Mga Kristiyano na nagsasabing nakilala mo ang Panginoon, mga kapatiran natin sa IRM Lloyd, na nagsasabing nakilala natin ang Panginoon. Tingnan natin ang ating buhay bago natin nakilala ang Diyos. And then tingnan natin ang ating present na buhay pagkatapos natin kilalanin ang Diyos. At tingnan natin, after na makilala natin ang Diyos, anong buhay natin? Mayroon bang pagbabago sa buhay natin? Gusto nating liwanagin. Ang maging aktibo sa church ay napakagandang bagay. Ang maglingkod sa activities ng Panginoon ay magandang bagay. Pero gusto nating unawain na yung sinabi ng 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, mayroong new creation at mayroong lumang nawawala. Tanungin mo ang sarili mo ngayon. Ikaw na nakikinig sa akin. Mayroon bang pagbabago sa buhay mo? Yung bang dati mong buhay bago mo makilala ang Panginoon ay nabago na? Kung ang sagot mo ay oo, praise the Lord. Pero kung hindi ka tiyak na yung dati mong buhay, yung mga bagay na ginagawa mo na ayaw ng Diyos ay nasa iyo pa, gusto kong sabihin sa iyo, kailangan mong ma-encounter ang Panginoon.
si Pablo mula sa napakapangit na buhay na encounter ng Diyos, dinala sa bagong buhay. Ito ang magdadala sa atin sa ating second point at huling puntos. Alin po yun? Ano ang dahilan bakit kailangan ng isang Kristiyano na mag-aral ng salita ng Diyos o magkaroon ng personal Bible study o group Bible study? Una, gusto nating tingnan, 7 reasons why Bible study will change your life. Kasi sabi natin sa introduction natin kanina, ang transformed life, meron tayong participation. Ano ang part natin? Itong part natin, mag-aral ng salita ng Diyos. Sa isang mabilis na pag-aaral, gusto nating sabihin, unang bagay na dapat nating tingnan, kapag tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, ang sabi rito, simpleng-simple, you will be blessed. 7 reasons why Bible study will change your life. Una, you will be blessed. Pagpapalain tayo ng Panginoon, ang sabi po ng isang translation sa Psalms 119, verse 1, ang sabi, blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the Lord. Yun pong sabi. Sa ibang translation, ang sabi nito, blessed are the undefiled who walk in the law of the Lord. Mapapansin po ninyo, meron tayong mga close parenthesis dito nilagay. Yung word blessed, equivalent po nito yung happy, fortunate. Yung pong word na ginamit dito, undefiled, ang sabi po nito, order, sabi nito, their conduct and conversion. Yung pong meaning nung in the law of the Lord ay nagpapaunawa sa atin na ito yung lakas natin para mabago ang ating buhay. Hindi lamang po yan. Alam natin at madalas nating marinig yung sinasabi sa Joshua 1:8. Ano ba ang sabi sa Joshua 1:8? This book of the law shall not be depart out of your mouth, but you shall meditate it day and night. Bakit? So that you may be careful to do everything written in it. Bakit? Kung masusunod ba natin itong mga nakasulat dito, ano mangyayari sa atin? Ang sabi nito, then you will be prosperous and successful. So number one, kung ating titingnan, kapag binasa natin ang Biblia, kapag nag-aral tayo ng Biblia, you will be blessed. Number two, kapag binasa natin ang Biblia, God's word will make you pure. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, magiging malinis tayo. Yung old nature natin aalisin sa atin ng Panginoon sa tulong ng kanyang mga salita. Psalm 119, verse 9 and 11. How can a young man cleanse his way? By taking heed according to your word. Your word I have hidden in my heart, but I might not sin against thee. Or that I might not sin against thee. Ito po yung paalala sa atin ng salita ng Diyos. Paano lilinisin ang isang lalaki ang kanyang lakad sa pamamagitan ng salita ng Diyos na sa kanyang puso ay kanyang iningatan. Kaya ang paalala ng salita, kung ating titingnan sa ating pinag-aaralan, pasinin po nyo, that I might not sin against you. So, yung puntos na kapag ikaw ay nag-aral ng salita ng Diyos, mayroong kang kakayahan na mabuhay ng may malinis na buhay. And sabi nga ng Tagalog, papaano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanyang kabataan sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kasulatan. So kapag hindi natin binabasa ang kasulatan, hindi tayo magiging malinis sa harapan ng Panginoon. Ang banal mong kautusan sa puso ko'y ingatan upang hindi magkasala laban sa iyong kailanman. Pangatlong bagay na magiging pakinabang natin kapag tayo ay nagba-Bible study. Sabi nito, you will see amazing and miraculous things. Wow! Kapag kayo pong mga Proverbs, wow, why wow, ay magsisimulang magkaroon ng personal Bible study or group Bible study, you will see amazing and miraculous things. Ang sabi ng Psalms 119 verse 18 ay ganito, open my eyes that I may see wondrous things from your law. Ano po sabi diyan? Open my eyes that I may see wondrous things
from your law. Okay? Pang-apat na pakinabang kung tayo ay magkakaroon ng pag-aaral ng salita ng Diyos, sabi rito, God's word will revive you. Alam niyo sa panahong ito, kailangan ng mga Kristiyano ang tinatawag na revival. Salamat sa nangyayaring ngayon sa ating kapatiran dyan. Meron kayong bagong sigla. Marami ang dumadalo ngayon sa Sunday natin sa kabila ng pandemic. Meron ng mga ma-attend o nagdumami ang ma-attend ng prayer meeting na kailangan ng church. Dumami ang ma-attend ng mga Bible studies. Praise the Lord! Bakit? Kasi yan ay sign ng revival sa church. Yan po ang palatandaan na ang church ay merong pagbabago. Ano ang sabi niya? Kung ating titingnan ang kanyang mga salita, ako'y gapit lupaypay sa bunton ng alikabok, sang-ayon sa pangako mo, palakasin akong lubos. Wow! Revive me according to your word. Merong panibagong sigla sa buhay ng kapatiran dahil sa salita ng Diyos. Hindi merong bagong sigla sa kapatiran dahil may mga activities. Dahil maganda ang relationship lang natin, hindi. Kundi merong bagong revival kasi nag-aaral ka at nag-aaral ako ng salita ng Diyos. Panglima, ang sabi po rito, God's word gives wisdom and direction. Once na isang tao ay nagbabasa ng salita ng Diyos, binibigyan siya ng wisdom and direction. Anong sabi? Kung ating titingnan ang kanyang mga salita, your word is a lamp to my feet and a light to my path. God's word give wisdom and direction. Importante sa isang Kristiyano na maliwanag ang kanyang direction at alam niya kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanya. Pang-anim, ang sabi, God's word will give you great peace. Praise God. Alam ho ninyo, sa kalagayan namin dito sa Pilipinas, sa sunod-sunod na pangyayaring kalamidad, idagdag pa natin ang 8 buwang pinagdaraanan ng pandemya, mawawala ang kapayapaan sa maraming tao rito at maging dyan sa inyo. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, kung tayo ay mag-aaral ng salita ng Panginoon, sabi niya rito, God's word will give you great peace. Ito ang kailangan ng maraming tao ngayon. Alisin tayo sa ating anxiety. Alisin tayo sa ating mga depression. Alisin tayo sa pag-iintindi kung di bigyan tayo ng kapayapaan nagbubuhat sa Panginoon. Great peace have they who love your law. Nothing shall offend them or make them stumble. Ito po ang sinasabi ng talata kung ating titingnan. Ang magmamahal sa utos mo'y mapayapa iyong buhay. Wow! Sino po yung mapayapa ang buhay? Yung nagmamahal sa mga utos ng Diyos. Sino po yon? Yung matatag na mga tao na hindi mabubuhal. And last, bakit importante na magkaroon tayo ng Bible study? God's word will give you freedom. God's word will give you freedom. Ang salita ng Diyos ay magbibigay sa inyo, sa akin, ng kalayaan. Pansinin po natin, if you abide in my words, you are my disciple indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Pansin natin, if you abide in my words, you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Palalayain po tayo ng katotohanan. Mga magulang at mga kapatid, tulad ng sinabi ni Charles Spurgeon, ating tignan, if God has spoken, listen. If God has recorded His word in a book, search each page with a believing heart. If you do not accept it as God's inspired word, I cannot invite you to pay any particular attention to it. But if you regard it as a book of God, I charge you as I shall meet you at the judgment seat of Christ. Study the Bible daily.
treat the eternal God with treat not the eternal God with disrespect, but delight in His word. Napakainam na maging paalala sa atin ang sinabi ni Charles Spurgeon. Kapag ang Diyos ay nagsalita, makinig tayo. Kapag ang Diyos ay sumulat sa kanyang aklat, ang bawat pahina nito ay ating paniwalaan. Kung hindi natin ito paniniwalaan, hindi tayo pwedeng anyayahan sa bagay na ito ng Panginoon. Pero kung maniniwala tayo sa dito, makikita tayo sa judgment seat of Christ. Pero ang bilin niya, study the Bible daily. At huwag nating tratuhin ang makapangyarihang Diyos, ang walang hanggang Diyos, ng walang paggalang. Kundi ang sabi niya, but delight in His word. Ano ibig sabihin sa ating pagtatapos? God's word is powerful and can transform your life. Ulitin ko po ito. God's word is powerful and can transform your life today. Manalangin po tayo. Let us pray na magkaroon tayo ng hunger for the word of God. Magkaroon po tayo noon sapagkat kailangan po natin to. God's word is powerful and can transform your life today. In closing, they are more desirable than gold, even the finest gold. They are sweeter than honey, even honey dripping from the comb. Dahil dito, nais kong sabihin sa inyo na mga kapatid ko, sa oras na ito, tingnan mo na bago ka na ba sa buhay mo. Ang dati mo bang pagkatao ay unti-unting nawawala, nagkakaroon ng bagong pagkatao. Kailangan mo ng salita ng Diyos. Church, salamat sa inyong revival. Church, salamat sa inyong support sa ating pastor John. Church, salamat sa inyong pag-attend. Pero I encourage you, tingnan mo ang buhay mo kung ikaw nga ay nabago na. Let us pray. Panginoon, hayaan mo na ang lahat ng mga anak mo na nakiling ng salita mo ay ma-realize na ang Kristiyano ay mayroong bagong buhay. Buhay na nagbibigay kaluguran sa iyo. I-bless mo po sila in Jesus' name. Amen. Amen. Good morning and God bless you.